So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat ang Pinoy na napalabang kagabi sa bansang Japan na si Renan Fortes natalo po sa pamamagitan ng split decision dito kay Japanese Keta Kurihara sa kanilang 8 rounder bout sa Super Bantam. Pero kontrobersyal po ang panalo ng Hapon dahil maliwanag na nakuha ng Pinoy ang kalamangan sa puntos. Pero pagkatapos ng laban mga tol, hindi inaasahan ang pangyayari. Habang hawak kasi ni Kurihara ang mikropono, sinabi niyang naniniwala daw siya na talo daw dapat siya sa laban na yan. Emosyonal at umiiyak nga po siya habang sinasabi niya yan. Hindi pa nakontento si Kurihara mga tol, bumisita pa ito mismo sa dressing room ng Pinoy at sinabi maghahain umano siya ng protesta sa naging desisyon sa laban nila at plano umano niyang magretiro na sa boxing. Emosyonal nga din po ang Pinoy habang sinasabi niya sa harapan ni Kurihara mga tol. Ipinangako daw kasi niya sa anak niya mga tol na iuuwi daw niya yung tagumpay bilang regalo dahil birthday pala ng anak niya. Nadismaya din daw siya dahil hindi daw yun natupad. Dagdag pa ng Pinoy mga tol, aminado daw siya na nasaktan daw siya sa round 6. Nahilo daw siya nun at nandilim ang paningin pero pinilit pa din daw niyang tapusin ang laban. So bibihira nga mga tol yung ganitong boksingero, siya na ang nanalo sa laban. Pero dahil sa nakita niya natalo talaga siya, umamin po siya. Samantalang yung iba dyan mga tol, kahit na maliwanag na talo sa laban, nagre-reklamo. So marami tuloy ngayon ang humahangang Pinoy fans dito kay Kurihara mga tol, dahil sobrang bait daw pala nito. Pero ang tanong dyan mga tol, mababaliktad kaya ang desisyon ng laban? Sa kabilang banda naman mga tol, mukhang lumalala po ang tensyon sa pagitan ni Vincent Astrolabio at Casimero Brothers. Matapos po kasi nating maibalita sa mga previous vlog natin ang palitan na maanghang na salita na magkabilang kampo sa social media. Muling nagpost nga po itong si Astrolabio mga tol sa kanyang social media account at pinost yung picture ni Jason Casimero na binugbog at sinabi sa caption mga tol, dahil siguro daw dyan nasira daw yung utak ni Jason. Maraming alam daw itong si Jason. Sa lahat daw ng expert na nakilala ni Astrolabio, si Jason daw yung maraming alam. Dagdag pa ni Astrolabio, magturo na lang daw si Jason ng pang-fitness dahil yun naman daw yung tinuturo niya kay Cuadro Alas. Birada pa ni Astrolabio mga tol, kapatid pa daw niya mismo yung nambugbog sa kanya. Paano na lang daw kung siya daw ang makadali kay Jason? So hindi nga po nagpatalo si Jason kasi mero kay Astrolabio. Agad-agad itong nagribat, kasama si General Casimero at Boss Rich doon. Ginaya ni Cuadro Alas at Boss Rich doon yung interview kay Astrolabio at Coach Nonoy Neri matapos matalo ni Astrolabio kay Nakatani, kung saan sinabi dyan ni Boss Rich doon mga tol kay Casimero na kayang-kaya daw niya yung kalaban dahil 10 times daw yung lakas niya. So biglang pumasok nga po dyan si Jason mga tol at sinabing yung 10 times daw na yun, yun daw yung pusta kapag tumalpak ka sa kalaban kapag nanalo daw sa first round. Yun daw ang ibig sabihin ng 10 times. So anong masasabi nyo mga tol sa lumalalang tensyon sa magkabilang kampo? Mas maganda siguro mga tol kung sa itaas ng ring na lang maglaban si Casimero at Astrolabio. Pero syempre, dapat malaki ang offer dito kay Cuadro Alas. Hindi kasi yan papalag si Casimero kung maliit lang ang i-o-offer. Katulad na lang ng opera ng kampo ni Sultan si Casimero ng 1 million pesos. Minaliit nga po yan ni Casimero at sinabing barya lang daw yan sa kanya. May mga nagsasabi naman mga tol, lahat daw ng natatalo na bata ni Sean Gibbons, si Casimero daw ang hinahamon. Katulad na lang daw ni Tapalis ng matalo kay Inoue, hinamon daw si Casimero. Si Jonah Sultan ng matalo naman daw kay Japanese Riku Masuda, hinamon din daw si Casimero. At ngayon naman, nang matalo si Astrolabio kay Nakatani, hinamon din si Casimero.